mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So mga pre, bagong lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa channel ko. So maraming salamat sa inyo mga pre. So mga pre, sa araw na ito ay binisita natin ng isang kaibigan natin. So isa siyang kahabi natin na isang koi keeper. So kilalanin natin mamaya mga pre. So mga pre, nandito ako sa kanyang koi pad. So hindi natin patatagalin yung video na to. So kung ikaw na nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po ng subscribe button, tsaka i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ang ginagawa ko. So mga pre, tara, punta tayo doon. So mga pre, kasama natin yung kaibigan natin, si pare Mauricio Bolivar Jr. So siya yung nagdadala ng Junior sa pangalan ng kanyang pamilya. So pre, good morning. So mga pre, sa nakakilala sa kanya, so shout out daw sa inyo. So pre, sino ang gusto mo shout out? Shout out kay Pare Koy, sa Marichano ba? Pare Koy! Ikaw sunod. Ikaw susunod. So yun mga pre, yung kaibigan natin ay isang government employee. So nagtatrabaho siya during weekdays sa municipality ng San Dionisio. And yet meron siyang oras na ipurso ang kanyang hobby. So ito yung pag-iisda. So mga pre, tara, puntahan natin yung filtration system. So yun yung pinakauna-una natin pupuntahan sa pan na to, kung paano niya ginawa yung filtration system niya. Kasi yung filtration system ang pinaka-importanting part ng pan, na kung saan ito yung bubuhay sa lahat ng mga isda. So mga pre, tara, puntahan natin doon. So mga pre, ito yung kanyang filtration chamber. So ito, so ito yung first chamber niya. So yung first chamber na to ay naglalaman lamang ng mga nets. So ito, tingnan nyo. So yung first chamber na to, sa mga kahabi natin na nagsisimula pa lang, yung first chamber, ito yung na nagsasala ng mga malalaking libre ng dumi ng koi. So dito yan iipon. So ayan o, tingnan nyo, napakadami. So pagkatapos nito mga pre, ay papasok dito sa second chamber. So yung kagandahan ng second chamber niya mga pre, hindi siya gumagamit ng ibang filtration media. So yung ginagamit niya lang ay live, yung live plant. So tingnan nyo yung hornwort, ang dami na, ang kakapal na. So yung mga pre, tingnan nyo, maraming na mga organism na nabubuhay dito. Tsaka ito, ano to pre, elephant ear? Oo, oh, ang honey plant. Ah, prolaboisus aquatic. So mga pre, tingnan nyo, ito yung isa sa pinakamagandang klase ng filtration system, yung live plants. Kasi malaki yung portion na ginagampanan nito sa ating chamber. So sila yung kumakain ng ammonia sa tubig, na kung saan kinakonvert nila yung toxic na NO3 into NO2. Then dito nagkikreate yung mga bakterya, yung nitrobacter tsaka yung microsamona. So mga pre, ito naman yung last chamber niya. Ayan, tingnan nyo. So mga pre, yung chamber niya ay may dalawang pump. So ito yung unang pump. Ano to pre? 4,000. Ito ang isa. 4,000 din. Oh, so gumagamit siya mga pre ng 4,000 na aqua speed. So 4,000. Yung total sanction niya ay nasa 8,000 liter per hour. So ito yung 4,000. Dito mga pre, nakatago dito. Papunta dun sa kanya, yun. At saka yung isa naman mga pre, ito. So pupunta dito. So ayan, yung nakikita nyo. So mga pre, ang pad na to ay naglalaman ng estimated na sa 38. So 38 pieces ng mga koi. So iba't ibang klase. Meron siyang Hai Uchuri, Showa, Sanke. So yung mga ano niya, oh, yung binigoy niya, oh. Ayun, oh, laki. So yung napakalaki dito ay nasa 14, so 16 inches ata kung di ako nagkakamali. So pre, ilang buwan na yung mga koi mo na to? Estimated ko mga 8 to 9 months pa lang. 8 to 9 months pa lang, 14 to 15 inches na kalaki. Gano'ng kalaki yung paglagay mo dito nung una mong nilagay sila? Estimated ko siguro mga 3 inches. So yung mga pre, 3 inches pa lang nung nilagay dito. So approximately nasa 8 to 10 months pa lang ay naging 14 to 10 inches na.
So dito nyo makikita mga pre na napakaganda talaga yung paglaki ng koi, kasi napakaganda ng environment. So tingnan nyo, ang linaw-linaw ng tubig, tsaka ang lakas ng aeration niya, at syempre napakaganda ng kanyang filtration system. At syempre mga pre, isa sa mga rason din kung bakit naging ganito kaganda yung mga koi niya ay ang kanyang pinapakain. So boss, anong pinapakain mo sa mga koi mo? Simple lang, ito lang yung ginagamit ko. So mga pre, tingnan nyo yung pinapakain niya, yung porpoise, ayan o. So hindi to sponsored, pero baka naman, porpoise. So tingnan nyo mga pre, so yung kilo niya nasa 300 plus siguro, no? Sobra 300 plus. So yun mga pre, dito nyo makikita na kapag maganda yung quality ng inyong fish food, ay talagang lalabas at lalabas yan sa katawan at kulay ng inyong mga alaga. So mga pre, dati din akong koi keeper. So yung pinakamalaking koi na na-produce ko ay nasa 14 and 15 inches kung di ako nagkakamali dati. So pero inaabot ako ng halos isang taon bago ko ma-achieve yung ganun kalaki. Pero dito mga pre, 8 to 10 months lang yung 3 inches naging 14, 15 inches. So mamaya mga pre, pagkatapos namin mag-usap ay papakainin natin yung mga isda, kasi kakabalik lang ng supply ng kuryente dito. Mula pa ng umaga meron tayong power interruption. So medyo stress pa, medyo stress pa yung mga isda natin. So mamaya papakainin natin mga pre, samahan nyo ako. Let's go. So yun mga pre, pinapatay ko yung mga pump. So ayan. So papakainin natin sila. Let's go. So ayan mga pre, tignan nyo, pinapakain namin yung mga isda niya. So ayan. So gaganda ng mga large scale niya, oh. Yun, oh, yung high showa niya, oh. Tignan nyo. Tsaka yung mga utsuri niya mga pre, buntis na lahat. Yun, oh, yung mga large scale niya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, nakikita nyo, ayan, oh. So ang lalaki na ng mga tiyan. Yung ano, yung tsuri niya, oh. Ang haba na, nasa 15 inches na ata to. So mga pre, ganito talaga kaganda yung pakiramdam kapag nakapalaki ka ng ganitong mga koi sa sarili mo lang. So ayan, tingnan niyo mga pre, gaganda. So mga pre, narinig nyo, ito yung kapihan niya. So ayan, ito may upuan. So dito siya daw nakaupo habang nagkakapi sa umaga. So mga pre, hindi lamang maraming mga kahabis natin nagsasabi na ayaw nila sa koi kasi malaki yung gastos, malaki yung kuryente. Pero tingnan nyo naman yung better side ng pag-aalaga ng koi. So isa ito sa mga stress reliever niya, lalong-lalo na daw kapag pagod na pagod sa trabaho. So ayan, uupo ka lang dito at titingin. So mamaya mawawala na yung stress mo. So ganito kaganda. So
According sa study, mga pre, yung pag-aalaga daw ng mga ornamental fish ay isa sa napakagandang stress reliever at syempre isa rin sa therapeutic, so psychological tinatawag nila yung psychological na aspect ng nag-aalaga. Yun yung tinutulungan nito. So mawawala yung stress mo, yung pagod mo, tsaka yung mga iniisip mo saglit na mawawala at marirelax yung katawan mo. So sa mga kahabi natin dyan, so mabuhay kayong lahat. So shout out sa lahat ng mga kahabi natin, lalong-lalo na sa mga koi keeper natin. So sa mga nanonood ngayon na gustong i-shout out, so paki-comment down below lang po sa video natin, tsaka isa-shout out ko kayo. So yun mga pre, kakatapos lang namin mag-video dito sa spa sa Kuipan. So tawang kape muna mga pre. So ayan. So magkakape muna kami dito mga pre. So mamaya mga pre, magkakape tayo. So yun mga pre, maraming salamat sa panonood ng video namin. So sa mga subscriber ko, maraming salamat. So kung ikaw na napadpad sa channel ko o nanonood ka sa channel ko na hindi ka pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po ng subscribe button, tsaka i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ang ginagawa ko. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat, God bless us all, and bye-bye! Sorry, it's DJ.